Gandang araw po sa lahat at nandito po muli ako para ibahagi ang aking skills para sa pag-cut, pag-thread at kasama na doon ang pagsusukat ng ating conduit. Meron tayong PVC conduit at meron tayong metallic conduit. So ang uunahin natin ay yung pag-cut ng PVC conduit o yung polyvinyl chloride. So sa electrical works, ang PVC natin ang kulay ay orange. So yung makikita nyo na ibang kulay, halimbawa yung kulay blue, so ito ay para yun ay para lamang sa waterline. So sa atin sa electrical works ay kulay orange. At meron din mga sizes ang ating PVC, merong 1/2, merong 3/4, meron ding 1 inch. So meron tayo dito na 1/2 PVC. So ipapakita ko na sa inyo ang simple at maayos na pagkakat gamit yung ating mga tools na nakahanda na rito na naipakita ko kanina. Then meron din tayong measuring tools na kung saan alin sa mga ito ay pwede nating gamitin kung anong option, kung anong available meron sa atin. So halimbawa, meron din ako dito na level bar o level spirit. Meron din akong steel rule. So kung halimbawa tayo ay magkukutol ng PVC, approximately 100 millimeters or equivalent to 10 centimeters. So lagyan natin ng markings. So, gamitin muna natin yung ating steel rule. So, 10 cm. So, kung halimbawa ang pang markings nyo, let's say pentel-pen, pwede naman yun. Pero, yung iba, kung halimbawa walang pang markings, dahil tayo may mga electrician, lagi tayong mayroong electrical tape. So, pwede natin gamitin yung electrical tape para sa markings. Para makita natin yung eksaktong bilog o yung hanggang saan ang sukat na ating kailanganin para putulin. So, gamit yung ating hakso, pwede natin makat ang ating PVC. Pwede rin tayong gumamit ng pipe cutter. At meron naman tayong tube cutter. So, lahat lang yan ay pwede. If in case na hindi available yung ating hakso na pangkaraniwang gamit, ay pwede naman natin gamitin yung ating pipe cutter. So, ipapakita ko yung mabilisang pagputol. Pero ang gagamitin natin this time muna ay yung ating tube cutter. So, itong tube cutter ay medyo may kamahalan o bihirang gamitin ng mga electrician. So, dapat tayo aware din. So, bago natin i-perform yan, kinakailangan natin magsuot ng PPE. Tulad ng gloves and of course yung ating helmet kasi sa ating sa area natin ay mas kailangan natin ng protection. So dahil may meron na tayong markings, gagamitin muna natin ang ating tube cutter. So katapat doon sa ating markings, yung ating tube cutter kinakailangan ibuka muna hanggang sa ang maximum na kaya niyang i-cut. So, dito sa 1/2, doon sa markings natin, ay unti-unti siyang lumalapat. So, kapag mas malaki yung tubo, kailangan natin siyang i-adjust para bumuka. So, in less than 5 seconds, naputol na natin ang ating PVC. So, kung ang gagamitin naman natin ay yung ating pipe cutter o yung may roller na klase ng tool, makikita natin ang kaibahan kung gaano kabilis o matagal bang gamitin ang ating pipe cutter. So, halimbawa may markings na tayo dito, habang ina-adjust natin ng screw, ay iniikot natin yung ating pipe cutter. So, adjust ulit. So, hindi man kinakailangan itodo yung ating screw. Kailangan ang pwersa niya ay unti-unti para din yung alignment ng ating pinuputol ay eksakto. So,
hanggang sa maputol na yung ating PVC. So, ang kaibahan ng dalawa, yung ating tube cutter ay mas mabilis. Pero dito sa ating pipe cutter, bagamat medyo matagal, pero yung alignment niya ay mas pantay kumpara doon sa ating ginamitan ng tube cutter. So, pag mabilisan o mass production, akin i-recommend ang gamitin kung meron kayo na tube cutter. So, sabi ko nga kanina, maraming paraan para maputol yung ating PVC. Pero pagdating naman sa metallic conduit, syempre hindi natin ina-advise gamitin. Ito naman kasi ay pang-PVC material o PVC conduit. So, doon naman sa ating metallic conduit, meron tayo dito na 1/2. 1/2 na conduit. So, ikakat natin gamit yung ating pipe cutter. Sample, we're going to cut at least 30 cm. So, markings sa 30 cm. Then, yung ating pipe cutter. Kinakailangan yung ating pipe cutter, yung tatlong roller, ay nakalapat lahat. And then, nakatapat sa markings. Then, turn it. So, kinakailangan yung ikot ng ating PVC, gusto ko lang ipakita. Kung ganyan ang posisyon ng ating pipe cutter, ganito ang ikot. Kailangan, hinihila mo yung ating cutter. So, kumbaga, clockwise kung ganito position. So, kung halimbawa ang cutter natin nakaganyan ang position, ganyan ang magiging rotation niya. So, may tendency na masira yung ating blade. So, dahil tayo nakapagputulan ng conduit, hindi pa tayo tapos doon. Kasi itong ating conduit, yung inside portion, meron pa yung sharp edges o yung matatalas na parte na pinagputulan ng ating cutter. So, paano ba natin matatanggal yun? Kasi kapag hindi natin inalis yun, may tendency na masira yung insulation ng ating wire. Makakapekto sa ating conductor. So, we need to clean the sharp edges or what we call the bars using the half round file. So, kung halimbawa hindi available ang half round file o round file, meron tayong tinatawag na reamer. So, ang reamer ay isa sa pwedeng gamitin, pero ang ating half round file ay mas magaan, mas madaling gamitin. So, yun lang ang kasimple ang ating pagkakat ng ating conduit using different tools. At doon naman tayo sa pag-ready ng ating conduit. So, hindi naman ganun kadali para i-set up yung pag-thread. So, bakit nga ba kinakailangan pang-threadan ng isang conduit? Like for example, sa ating meter base. Ang ating meter base ay ready-made. Ang sukat niya ay 1 inch. So, ang ating minimum required ng conduit is sa Meralco dito sa Alacang, Maynila ay minimum of 3/4 na conduit. Pero dahil ang ating meter base ay 1 inch, paano natin yon mai-attach? Gamit ngayon yung ating tinatawag na reducer. Ang ating reducer na 1 inch
by 3/4. So i-attach natin yung 1 inch, and then yung ating conduit na 3/4 ay kakailangan natin na malagyan ng thread. So paano pa gawin yung simpleng pag-thread? Gamit yung ating pipe threader. So sa pag-thread, mangangailangan din tayo ng pipe vise at yung ating bench o yung table natin. And then, of course, kailangan din natin ng ating measuring tools, yung ating flat pipe o pwede rin rimmer. So, set up natin yung ating pag-thread. Sa ating pag-thread, kailangan over tayo doon sa ating pipe threader. Dahil dito, merong mga adjustment na kinakailangan. Kung halimbawa, sa unang kagat pa lang ng pipe threader, kinakailangan mas buka yung ating talim. So, habang kumakagat na yung ating pipe threader, tsaka mo pwedeng i-adjust yun. Depende na rin sa ating conduit kung ito ba ay mas malaki ang diameter, kasi yung mga pangkaraniwan na available sa ating market minsan ay substandard. So hindi natin inaasahan kung ang ating conduit ba ay eksakto o nasa standard yung sukat. So tayo na mag-a-adjust para doon sa ating pag-thread. So gamit ang ating pipe threader, kinakailangan siya ay imamang. So kapag kumagat na yung ating pipe threader, be sure na naka-align yung ating pipe threader doon sa ating conduit. Kumbaga naka-perpendicular, naka-align. So kapag kumagat na yung ating pipe threader, mga ilang ikot kinakailangan, applyan natin ng oil o yung ating lubricant. May tendency kasi na yung friction ng ating pipe threader sa conduit ay magkukos para masira o ma-fracture o kaya magkaroon ng damage yung ating pinakantalim ng pipe threader. Pag-thread natin, so hindi naman kinakailangan na yung thread ay napakahaba. Ito ay at least 3/4 up to 1 inch o equivalent din ng 7 hanggang 10 na thread. So i-attach na natin ang ating pipe threader para i-release. Tatanggalin na natin yung extension para release na ng ating pipe threader manually. So, kaya na naman ngayon. Dahil ang ating pipe threader naman ay naka-ratchet, madali na siyang i-release. Meron na tayong natirda na conduit. And then, pwede na natin attach doon sa ating reducer. Ready na sa installation. Pero, kahit na nakasalpak na yung ating conduit, advice pa rin, lagyan natin ng mga protection, kasi iiwasan din natin na magkaroon ng leak o doon sa loob ng ating meter base. So
So pwede gamitin ang enamel paint. Hindi kalawangin. Yun ay para hindi kalawangin ang ating bugtungan. So sa ating pagtitrade, gusto ko lang ibigay ang ating mga sa size ng ating PVC conduit, halimbawa ay 3/4, meron available na 3/4, meron available na 1/2, meron ding 1 inch. So isang set na yung ating pipe threader.